Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Seaman, dumudumi na ng dugo. Sinabi po sa mga kumakain. At nagkakaroon na ng hypothermia. Hindi pa rin pinauuwi ng agency. Ipalilibing na lang daw ng ahensya kapag namatay na ang anak. Abay, taran. Loko-loko to ah. Umiiyak na lumapit sa programa si Cecilia Armado, nais niyang matulungan na mapauwi ang kanyang seaman na anak na si Norman de la Cruz. Nakasakay noong November 2016 sa BB Shipping Management Corporation para sa 2 taon sana na kontrata. Pero noong December, nagkaroon ng hypothermia si Norman at nitong Agosto lang, nakatanggap si Nanay Cecilia ng mensahe mula sa anak na may dugo na ang kanyang dumi. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon si Nanay Cecilia Armado. Magandang hapon po sa iyo, Nanay Cecilia. Magandang hapon po, sir. Ma'am, naitanong ho ba ninyo sa anak ninyo si Norman kung nagpatingin na siya sa doktor o dinala siya sa ospital ng kanilang kumpanya, ma'am? Sir, yung ano po, pisa 10 po, ay dinala po, binaba po sila ng ano, pinakakapitan po doon sa Pero. Yung barkong sinakyan niya. Okay. Tapos, Binababa po, tapos iningit silang gawa po nung pagampaga ang mukha. Oo. Okay. Ano raw ang findings sa Nay Cecilia? Po? Ano raw ang findings ng mga doktor sa kanya kung sinuri man siya? Wala po siyang sinuri. Basta automatic po, sir. Pagkakita sa kanya, pinaka-ininjectionan sila. Ininjectionan, ma'am? Okay. Opo, hindi po siya sinuri or ano man, bakit siya nagkaroon ng gano'n. Quack doctor yung gumawa na. Katawan. Kasi po para siyang sumay, para po natanggola na po mga balahibo po yung mga kilay. Diyos ko po. So, ang ibig mo sabihin, binabasa pero tapos hindi sinuri, basta in-injection na lang ng doktor? Baka mag-Indian yun. Opo. Diyos ko po. Jesus Maria. Kasi po, hindi na po niya naisip, dahil ang gusto lang po niya, sir, malunasan lang po yung naramdaman niyang kawawa. Masakit, makapi, na hindi niya malamang kung ano po, lalo po nasa sakit na po sila ng laos. Nasaan na sila ngayon, ma'am? Nasaan na sila ngayon? Ay, ang huli ko pong alam, sir, yung umalis sila sa port ng Pero, papuntang Argentina at... Naku. Porangay. Ah, so nandiyan sila sa South America. Ano, ma'am? Ano po? Opo, sa South America po, sir. Ah. Ano sabi ng agency niya rito, dito sa Pilipinas? Ano sabi? Tumawag po sa akin nung ano daw po, nung 21, ikinukuha na po ng cardiac ship ang anak ko. Yung mga crew ng pinaka-BB shipping na yun. Ano yung sinasabi na ipapalibing na lang nila, ano yun? Sinabihan ka nila? Ayan, sabi po, tinanong ko po sila, sir, nung mga 20, ay nung, hindi ko malama kung 22 ba yung Friday? Ay, Saturday. Tinanong ko sila, kailan ka po sure talaga silang makauwi eh. Nung sinabi sa akin ng ano, pinaka ano ng Taiwan doon sa Taiwan, yung pinaka ano nila doon, agency nila, company ng agency din doon. Ang sabi eh, hihingi ng 315 days, maximum na makapauwi daw ang mga crew. Ngayon, tumawag sa akin yung ditong agency sa may Malate. Sabi eh, 21, kinuha na ng carrier jumpship ang barko ng mga anak ko. Ay, yung anak ko, nando doon sa ano. Kasama yung magkasamahan niyang Pilipino doon. Alright. So, ano, mapapauwi ba o hindi? Pinapaikot-ikot ka yata ng mga yan. Dinidribble-dribble ka. Mahalap kasi kung talaga pong ano, dapat may contact na sana ngayon kung sila'y pinalipat na sila ng ibang barko. Ayong kaso hanggang ngayon,
waiting pa rin ako. Hindi po ako sigurado kung... Wow. Sino yung agency na yan? Ano pa, ano pangalan ng agency niya dito? Ano pangalan yan? BB Shipping. BB Shipping? Oh, kala ko Bisaya na BB Shipping. BB. Anyway, ma'am, sandali lang ha, sandali lang. At sa linya ng telepono, itong si Ma'am Josephine Sanchez Tobia, ang Social Welfare Officer ng OWA. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. Yes, good afternoon po sa inyo, Mr. Tulfo, Mr. Alec. Opo, kasama po si Tolben din, ma'am. Oo. Ah, okay, Mr. Ma'am, Ben. Nasa linya si Nanay Cecilia, yung kanyang anak, mukhang namamagana ng katawan, na dumudumi na ng dugo, ayaw pa rin pauwi ng barko, bagkos sabi ng BB Shipping nila dito sa Maynila, ay papauwi na raw in 15 days. Pero ala pa rin silang balita si Nanay Cecilia, Ma'am Josephine. Sige, i-verify namin yan sa manning agency niya kasi hindi pangkaraniwan yung ganun ng hindi pag-alaga ng mga manning agency sa kanilang mga seafarers kasi matitino yung mga nasa seaman. Yes, manning tama, agency tama, tama. Yan. Oh. We will verify that at, para maipaalam sa pamilya itong seaman kung kailan talaga siya uuwi. Ayun. Ma'am, para information, no? Para mapanatag ang loob kaya ni Nanay Cecilia, pwede bang papuntahin namin siya dyan sa OWA mismo, ma'am, bukas? Ah, yes, sure. Papuntahin niyo bukas, please, no? Para maasikaso siya. Alright. Ma'am Cecilia, narinig po ninyo? Po. Papuntahin namin kayo, samahan namin kayo sa tanggapan ng OWA para doon po mabigyan ng solusyon na mapauwi yung inyong anak sa lalong madaling panahon. Request po, sir. Yung kasama niya po, sir, ay mayroon pong malaking sisa malapit sa Adam's Apple. Eh, gusto daw po operahin. Hindi nagpa-opera. Baka kasi pag inopera siya, hindi naman siya pwede makapagpahinga doon. O kaya nga, ma'am, lahat po ito, yung sana yung kamag-anak mong kasama niya, nandyan din ba? Eh, sama mo na bukas. Sama. Sama. Okay. Wala po yung pamilya dyan okay. Niya, sir. Natatangkwa. Yan na lang, i-relay nyo. I-relay nyo na lang, tulungan ma'am. Na lang natin. Tulungan na lang ho namin. Bukas mo, bukas na bukas. Ano po, ma'am? Ano po? Yeah. Po. Samahan namin kayo. Punta kayo sa aming tanggapan. O, makita tayo doon sa tanggapan ng OWA. Okay. Ha? Opo. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Cecilia. Ano? Itong BB na to, ano? Kay Balasubas na Barubal pa. Oh. Ayun, tama. Eksakto. Balasubas, Barubal Shipping. Eh, bukod sa OWA, baka pwede rin natin tawagan ng pansin ng Marina. Di ba? Usually, sila nga nun dyan, sa mga shipping pero companies. Pero quickly, Tul, wait, ano? Pag medyo na hypothermic, normally, infection sa loob ng katawan yun. Yes. Seizure ang tawag noon. Pero bakit feeling, kaya in-injection na lang basta-basta? No. Eh, baka siguro, akala, skin disease lang. So, kaya namaga, pagkatapos yung ganun, in-injection na ewan.